Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Lahat po ba ay nagagalak sa araw na to dahil tayo po ay muli nasa presensya ng ating Panginoon? Amen. Hindi ho kasi sa atin ano, bilang mga mananampalataya, ngayon nauunawaan na natin yung bigyan ng pansin o unahin ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon, nakikita na natin na parang kulang na ang isang linggo kapag tayo ay wala sa presensya ng ating Panginoon na sama-samang nagpupuri. Pero noon, hindi ito ang kasiyahan natin, di ba? Sa totoo lang, ang mas gusto natin gawin noon ay mamasyal or gawin ng ibang mga bagay maliban dito. Pero sa kabutihan po ng Panginoon ay tayo po binago niya, bawat isa sa atin, talagang hindi na kumpleto ang linggo kapag ka wala sa gawain ng Panginoon. Katulad po ngayon na naririto kayo, inuna niyo po ang Panginoon, kaya alam ko po, ang Panginoon po ay nakikita po or alam ng Panginoon ang inyo pong katayuan at alam ng Panginoon kung paano tatagpuin ang inyong mga pangangailangan. Kaya pwede po bang palakpakan natin ang ating mga sarili sa biyaya ng Panginoon? Nagtagumpay tayo sa anumang mga pwedeng daya ng kaaway para hindi tayo makarating sa tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat sa pagtatagumpay na binibigay ng Panginoon sa atin. Ayan, praise God. Nagkape na po ba kayo? Bakit po kayo nagtawanan? Di ba? Ano man nasuliranin natin, ano man mga sitwasyon natin, ang solusyon lang pala, kape. Amen po ba? Ang solusyon lang pala, magkape. Ano yung kape natin? Ayan, kausapin ng Panginoon every day, every minute, every time, pag meron tayong pagkakataon. Kasi po sa buhay na ito, kaya natin kailangan laging kausapin ng Panginoon, ang dami talagang mga suliranin. Kaya nga po, doon sa Awit 94:19, nasabi, kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, kasi sa mundong ito, yun naman talaga, napakaraming suliranin. Pero sa katotohanan na maraming mga suliranin, pag naalala natin na mahal tayo ng Diyos, pumapayapa tayo. Pumapanatag tayo. Amen po ba? Kaya magkape tayo para tayo ay pumayapa. Magkape tayo para tayo po ay pumanatag. Amen po ba? Pero mainam din po naman na ang kape kulang pag walang pandesal. O dagdagan naman natin ang pandesal, yung ating pagkakape. Tingnan natin. Ayun, yung pandesal. Ayan, may pandesal na tayo. Palaging alalahanin natin na ang Diyos ay every moment, suma sa atin. Totoo po ba yon? Lagi po natin siyang kasama. Minsan, akala lang natin, hindi. Kasi ang nakikita natin yung mga sitwasyon. Pero ang totoo, kasama natin lagi ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, ang ipaparamdam sa atin ng Panginoon yung kanyang pagsama, mahal niya tayo. Minsan, nagkakamali tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Basta bumalik lang tayo. Amen po ba? So, kung magkakape kayo, huwag niyo kakalimutan yung pandesal. Palagi nating alalahanin na ang Diyos ay kasama natin at ipapadama niya lagi yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang sabi din po kasi, actually doon sa verse 18 ng Psalms 94, makikita po natin, ang sabi doon sa verse 18, kapag aking nagunitang ang ako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. So, doon sa panahon na nagkakamali siya, di ba, yung dumudulas eh, yung nagkakasala tayo, minsan may mga decisions tayo nagagawa, nakala natin ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Pero baliktad si David, doon sa panahon na nakikita niya na nagkakamali siya, lagi naman niyang naalala, nandiyan ang aking Diyos, lagi akong minamahal. At dahil naalala ko yung kanyang pag-ibig sa akin, ito yung nagpapatatag sa akin. Ibig sabihin, hindi ako titigil kahit ako'y nagkakamali, hindi ako titigil. Magpapatuloy ako, susunod ako sa aking Panginoon sapagkat mabuti ang unahin ng Panginoon sa aking buhay. Amen po ba? Tara, magkape tayo. Samahan na natin ang pandesal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Puri po ang ating Panginoon. Ngayon po naman sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay hilingin ko po kayo na magbukas. Isang talata lamang ang ating bibigyan ng pansin. Hebrews chapter 13, ang babasahin po natin ay verse 20.
Anyayahan ko po kayo magsitayo. Hebreo chapter 13 verse 20. Sama-sama po nating basahin yung Tagalog at saka yung Ingles. Sabay-sabay na po tayo, isang talata lang naman po. Okay, ready po? Isa pa nga po, shout amen kung ready na. Okay, sige po, basahin natin na sabay-sabay. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Sa Tagalog po, ang Diyos, sabay-sabay po tayo, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon ng may pagpapasalamat. Thank you, O God. Salamat, O Diyos, na mayroon kaming dakilang pastol na yung pinagkaloob, na ang dakilang pastol na ito na ibinigay mo sa amin ay kapahayagan ng iyong pagmamahal, sapagkat willingly binigay ng aming Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa amin na kanyang mga tupa. Father God, as we once again study your word, dalangin ko po, O Diyos, buksan mo po ang isipan ng iyong mga lingkod at marinig ang tinig mo, O Diyos. Tinig ng katotohanan na nagpapalaya sa mga kasinungalingan ng kaaway. At hayaan mo, Ama, na tumatag nga ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Na maging doon sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kagulumihanan, ang makita namin mayroon kaming Diyos na nagmamahal sa amin, hindi kami kayang iwanan o pabayaan. Bagkos ang wagas mong pag-ibig ang aaliw sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Anuman ang kalagayan ng aking mga kapatid sa oras na ito, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga may mga suliraning daladala nung dumako sa lugar na ito, dalangin ko po, Panginoon, kung meron pong nangangailangan ng paghipo sa kanilang katawang lupa, ng kagalingan, O Diyos, as you have promised, in your name, there is healing. Right now, Lord, sa aming kalagitnaan, sino man na nangangailangan, O Diyos, ng iyong banal na hipo, ng pagpapagaling. Nagnanais, Panginoon, na makilala ka at ang kanyang hinihingi, Panginoon, ay ang iyong hipo ng pagpapagaling. Alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakakita, nakakabasa ng laman ng aming mga puso at isipan. Right now, Lord, mag-minister ka sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ano man ito, dahil walang bagay na nalilingid sa iyo, Diyos. Kaya mo tagpuin ang pangangailangan ng bawat isa ayon sa iyong karunungan at ayon sa iyong kapangyarihan. Sa iyo kami nagtitiwalang lubos, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat in Jesus' name. Amen. Makakapo na po kayo muli. Salamat pong muli. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang atin pong bibigyan ng pansin sa pag-aaral na ito, isang bagay po na makikita natin na isang napakagandang katotohanan sa ating relasyon o kaugnayan sa ating Panginoon ay yung tayo po ay tinawag na kanyang tupa. At siya naman po ang ating dakilang pastol. Our Lord is our great shepherd. Amen po ba? Isang bagay po na napaka sarap pong isipin, mga kapatid, na ang ating Panginoon, tinatawag tayong kanyang mga tupa. At siya yung mabuting pastol, dakilang pastol na nangangalaga sa atin. At sa araw po na ito, yan po yung ating bibigyan ng pansin sa atin pong pag-aaral. The shepherd and sheep relationship. Sa ating the great shepherd, the Lord Jesus, our great shepherd. Meron po tayong kaugnayan sa dakilang pastol na ito. Tayo ang kanyang mga tupa. Nagagalak po ba kayo na tayo ay tupa ng dakilang pastol? Ng ating Diyos, ng ating Panginoon? At dahil siya ang ating dakilang pastol, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang mangangasiwa sa atin. Yan ang trabaho ng magpapastol. Amen po ba? Sa probinsya po, marami pong, makikita niyo doon, marami po kasing mga, ano pa, may malawak pang mga bukirin. Kaya may nagpapastol po talaga doon. At isang bagay po na makikita natin na ginagawa ng pastol ay alagaan yung kawan, alagaan yung mga hayop na kanilang pinangangasiwaan. At napakagandang katotohanan tayo bilang mga mananampalataya. Merong dakilang pastol na inaalagaan po tayo. Ayaw tayong mapahamak.
Ayaw tayong mapariwara sa gawa ng kaaway. Nagagalak po ba kayo doon? Amen. Naparito ang Panginoon para alagaan tayo, para ingatan tayo. Pero ang totoo, noon hindi natin yon alam. Tumatakas tayo sa Panginoon. Para pong isang kwento na, sabi po doon sa Amerika, meron pong isang babae na meron pong may sasakyan, may truck na iniiwasan niya. Dali-dali, nagmamadali siya. At habang nagmamadali siya, lalo din nagmamadali naman yung humahabol sa kanya. Ngayon, yung kanyang sasakyan kasi ay pick up at yung humahabol sa kanya ay truck. Akala niya may masamang tangka sa kanya yung humahabol na truck. At pag minamadali niya, lalo din nagmamadali. Ang ginawa niya po, tumigil siya doon sa gasolinahan. Kumbaga, isang neutral na lugar na ang idea niya, may mga tao na siyang makikita doon. At bumaba siya. Naku, bumaba din ho yung driver ng truck. At nagmamadali din. Sabi, naabutan na ako. At lumapit sa kanya. Yun pala, kaya pala nagmamadali itong taong ito para sabihan doon sa babae na yung kanyang pickup may nagtatago na masamang loob. Na, kumbaga, kung hindi niya sasabihin na may masamang loob doon sa sasakyan, ano ang pwedeng mangyari sa taong ito? Samantalang yung babae naman, ang iniisip niya, ang may masamang tangka sa kanya ay yung gustong ingatan siya. Di ba? Kaya, layo siya ng layo sa nag-iingat sa kanya. Hindi niya alam, nakasakay sa kanya yung pipilsala sa kanya. At minsan ganun tayo sa buhay. Noon akala natin, ang Panginoon ay KJ, na para bang hindi tayo binibigyan ng laya, ang dami mga bawal, pagsusunod ka sa kanya, parang hindi masaya ang buhay pananampalataya. Kaya yung iba sabi nila, ayoko dyan sa pagiging born again, boring, ang daming bawal, ang daming ganyan, ganyan. Pero hindi natin alam, ang tunay palang kalayaan, hindi yung nagagawa mo ang gusto mo. Naakala mo, pag nagagawa mo lahat ng gusto mo, ay masaya ka na. Yun pala, kaya pala sabi ng kaaway, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kasi yun pala ang ikakapahamak natin. Ang tunay palang kalayaan ay yung alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo, alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin at ang pinipili mo yung mabuti, yun yung tunay na kalayaan. At kapag ka ginawa mo yung mabuti, yun yung magbibigay sa'yo ng kaayusan. Pero ang hinahanap natin noon ay ayaw natin na pakialaman tayo ng Panginoon. Kaya ang buhay natin, gusto lang natin kung ano gusto natin gawin, kung gusto natin sumamba o hindi, wala. Pero salamat na ang ating dakilang pastol ay naparito para ipakita sa atin na tayo po ay, kumbaga meron tayong relasyon sa Kanya. Hiwalay sa dakilang pastol, ang tupa ay mangangalat. Ang tupa ay maliligaw. Kaya napakaganda nito ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Napakahalaga po nito. Gusto ko po na maunawaan natin na totoo po, meron tayong kaugnayan sa ating dakilang pastol. Jesus, the Lord Jesus, our great shepherd, siya po yung, tayo naman ang kanyang sheep o tayo yung kanyang mga tupa. Pero ang tanong, bakit po tayo tinawag sa Biblia, tayo na mga tumatawag sa Panginoon, bakit po tayo tinawag na mga tupa? Bakit tayo itinulad sa mga tupa? Of all kinds of animals in the world, bakit sa tupa? Noon po, ang pagtawag sa Israel, yung ng tupa, doon po unang itinawag ng Panginoon o inangkin ng Panginoon ng mga Israelites, kanyang tupa. Pero later on, lahat na ng mga tumatawag sa Panginoon, Israelita man o hindi, lahat po ay tinawag na din ng Diyos na kanyang tupa. Ang sheep po, pag binasa natin ang Bible, the word sheep, at saka yung mga reference pa patungkol sa tupa, ito po ay makikita natin na nag-appear sa Bible almost 220 times. So, napakarami talaga. At minsan, it refers to the Israelites, and sometimes, dun nga sa iba naman, basta sa mga tumatawag sa Panginoon. Pero, bakit nga ba tayo tinawag na tupa ng ating Panginoon? Bakit sheep? Bakit hindi lion na malakas? Bakit hindi elepante na malaki?
O ano pang mga uri ng hayop na masasabi natin mga kumbaga mga powerful? Bakit tupa? Alam niyo, sa biglang tingin, pag ikinumpara tayo sa latupa, parang isang complement siya. Yung may tulad tayo sa isang tupa, sa biglang tingin, yes, maaring complement siya. Bakit? Kasi po, ang tupa, alam naman po natin talaga, sheep are known for being gentle, maamo po talaga, at saka masunurin. Yan po ang kalagayan ng mga tupa. Pero ang isang bagay na hindi magandang description ng tupa ay itinuturing siya na stupid na hayop. Nakalulungkot, bagamat maamo, bagamat masunurin, pero siya naman po ang tinuturing na stupidest animal. Now, ilan pong mga interesting facts about the sheep? Tingnan po natin. Una po ay makikita natin na katangian ng sheep. Ang sheep po ay short-sighted o sino sa inyong far-sighted? Di ba? Sa atin, mayroong near-sighted, may far-sighted. Ito naman po, short-sighted. Maliit lang ang kanyang sakop ng kanyang tingin. Actually, halos yung 1 meter po, pag ito po yung tayo ng tupa, ang sakop lang ng kanyang tingin ay yung halos 1 meter lang. Pag lumagpas doon, hindi na yun sakop ng kanyang paningin. Kaya kung ang nasa unahan doon ay kapanganiban, hindi niya nahuyo napapansin. Kaya marami pagkakataon ng mga tupa po, minsan nahuhulog sa bangin, minsan na nasushoot yung kanilang ulo sa kung saan-saan. Kasi nga, ganun sila ka-short-sighted, maikli lang yung kanilang tingin. Makikita din po natin na kalagayan ng tupa, sila po ay directionless. Kaya po, yun ang dahilan kung bakit sila madaling maligaw. Wala po silang waste na ginagamit. Pero ang waste din po, no? Nakakaligaw din. Pero mga tupa po, pagdating sa direction po, madali po silang maligaw kapag nawala sila sa gabay ng pastol, kapag nawala sila sa kawan, pag napahiwalay kahit isa, tandaan nyo, yung tupa na yon mapapariwara na. Kasi mahina po yung kanilang sense of direction. Kumbaga, pag tinignan natin ang kalagayan ng mga tupa ayon sa banal na kasulatan, lagi natin makikita doon na may hinahanap na tupa. Ayun, kasi nawawala. Ngayon, ang maganda nga po dito sa ating pinag-aaralan, itinulad tayo ng Panginoon sa mga tupa. Tayo ay kanyang mga tupa. At totoo nga naman, ano? Tayo din nga naman ay madalas nawawala, napapalayo sa Panginoon. At ganun ang ating kalagayan, kaya nga mayroong kantang tupang ligaw. So yun po yung kalagayan natin, kung paanong yung tupa ay mahina yung kanyang sense of direction, madali pong mawala, hindi po nakakauwi mag-isa. Hindi katulad po ng mga ibon, ano? May mga pigeons, yung kalapati, na pagkabisado na nila yung lugar, ipalipadin mo lang siya kahit dalhin mo sa malayo, babalik uli siya sa kanyang dating pinanggalingan. Pero ang mga tupa po, kailangan talaga ng tupa ng pastol para mag-guide sa kanya sapagkat sa kanyang sarili, hindi po siya makakauwi. Yun ang dahilan kung bakit po merong parable ang Panginoon, yung parable of the 100 sheep, yung iniwanan yung siyam na put siyam at hinanap yung isa, no? Kasi nga, pag hindi hinanap ng pastol yung isa, wala na yon, hindi na yon makakabalik. So, ganun katsaga ang pastol. Ano pa po makikita natin na katangian, interesting fact about sheep. Ito po, sheep are weak and are totally dependent to the shepherd. Ang sheep, ang tupa, ang tanging hayop na walang defense mechanism. Hindi po matulis ang kanyang kuko para pagka merong lalaban man lang sa kanya, may pangkalmot siya, o kaya may kamandag man lang siya, katulad ho ng ibang mga hayop na maliit naman, pero matindi naman yung mga kamandag, di ba, yung katulad ng mga uod, kala mo madali mo siyang matitiris kasi maliit siya, pero yung kanyang mga balahibo, pag nadikit ka, atakihin ka ng sobrang kati. Di ba? So may mga hayop na meron silang mga defense system sa kanilang katawan.
Tanging ang tupa ang parang wala kang makikita. Wala siyang matulis na kuko. Wala ding matulis na pangil. Para, di ba, at least ng mga hayop, pag may matulis na pangil, pag nakipaglaban, ay pwede po siyang may panglaban. Pero yun po ang problema. Mabagal din ang tupa. Napakabagal, kaya madali pong mahuli. Kaya madali pong mabiktima. Yan po ang kalagayan ng tupa. At ang gagawin po niyan, kapag kaya na inasa panganib at wala po ang pastol, magpapanik na lang po yan. O kaya minsan na lang, bigla na lang mangingi. Yung para bang nag-freeze na lang siya doon sa kanyang tayo. Yung common na kalagayan ng tao na pag nagpapanik, sigaw na lang ng sigaw, wala nang ginagawa. Sunog! Isalip na sana ay nagbuhos ng tubig, pero wala na, nagsisigaw na. Wala na, kasi nagpanik na. Parang ganun din po ang tupa. Wala siyang sariling defense system sa kanyang katauhan, kaya napakadali niyang mabiktima. Hindi rin siya katulad ng ibang hayop na pwede mag-camouflage, di ba? Ang hunyango, pag napunta siya sa ibang kulay, pwede siyang mag-adapt sa ganong kulay. Walang ganon na katangian ang tupa. At yun nga, pagka meron pong danger, ang pinakamadali niyang magawa ay magpanik. Kaya imagine niyo po, dito po tayo itinulad ng Panginoon. Sabi niya, tayo ay kanyang mga tupa. So ano ibig sabihin ito para sa atin? Kung ang tupa ay directionless, kung ang tupa ay short-sighted, kung ang tupa ay walang lakas para ingatan ang kanyang sarili, parang ang pangit nga naman na itulad tayo sa tupa. Pero alam niyo ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na tayo ay kanyang tupa? Kasi po itong katotohanan doon po sa number 3 na yon. Pakibalik sa number 3. Sheep are totally dependent sa shepherd. Yun po ang dahilan. Kaya tayo tinulad ng Panginoon sa tupa sapagkat gusto ng Diyos tayong mga tupa totally makita natin separate from the shepherd, wala tayong magagawa. Andyan po ba kayo? Without the direction of God in our lives, we are lost. At yun yung talagang tunay nating kalagayan. Kahit anong gawin natin sa ating mga buhay, hindi natin maayos ang ating buhay because only God can make transformation in our lives. Minsan may mga tao na ganitong katwiran, lalapit ako sa Panginoon pag naayos ko na ang buhay ko. Kailanman hindi natin maayos ang ating buhay. Kasi katulad ng tupa, wasak ang ating buhay. Ang mag-aayos lang ng buhay natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun po ang naging kalagayan natin, di ba noon? Anong pilit man natin na pagpapakabuti nakita natin, hindi natin magawa. Kaya na sinabi natin, Lord, baguhin mo po ang aking buhay. Ayun, unti-unti nagbago ang buhay. Pero nung pinipilit natin baguhin ang ating buhay, wala tayong magawa. Pero nung isinurrender natin ang ating buhay, Lord, ikaw na po ang gumawa. Unti-unti may nangyayari na pagbabago sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa kabuhayan natin. Amen po ba? Bakit? Kasi na-recognize natin, hiwalay sa Panginoon, wala tayong lahat magagawa. Why? Because sheep are totally dependent sa shepherd. Kaya yun yung katotohanan. Tayo bilang sheep ay kailangan po natin na laging magdepende sa ating great shepherd. Because we cannot survive without the shepherd in our lives. Amen po ba? Yan po yung kalagayan. Sheep cannot survive without the shepherd. Because sheep are totally dependent sa shepherd. At bakit po nais ng Diyos na maunawaan natin na tayo ay kanyang tupa at ang ating Panginoon, ang dakilang pastor, bakit gusto niya na maunawaan natin ito? Ang sabi po ng Jeremias chapter 3 verse 15, makikita niyo po, makita natin ang kalooban ng Diyos na talagang tayo'y pangalagaan. Jeremias chapter 3 verse 15, "Then I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding." Sabi ng Diyos sa mga tupa na katulad natin, "I will give you shepherds after my own heart." Kasi gusto ng Panginoon yung mangangalaga sa kanyang tupa katulad ng kanyang pangangalaga sa atin. Ibig sabihin, hindi man natin nakikita ang Diyos sa ating kalagitnaan, but God places people over the church, over our families, mga lingkod ng Diyos na mayroong
katulad ng puso ng sa Diyos na kayang gawin ay pangalagaan ang kanyang kawan. Ingatan ang kanyang kawan katulad ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang kawan. Kaya pinangako ng Panginoon, magpapadala siya ng mga pastol na iingatan ang kanyang kawan. Amen po ba? At kaya po yun, kaya may church, kasi naglagay ang Panginoon ng mga pastol para ingatan ang kawan ng Panginoon. At para tayo magkaroon ng tinatawag na sheep and shepherd relationship, ngayon, nare-realize natin yan or nararanasan natin yan sa pamamagitan ng setup or concept ng church. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nagpapadala ang Panginoon ng mga leaders, ng mga pastors, after God's own heart, na ang purpose, to lead us in with wisdom and understanding. Ibig sabihin, yung kaayusan, yung ilayo sa kapahamakan ng kawan, yun ang nais ng Panginoon na maranasan ng kanyang kawan. Now, kung ganito ang kalooban ng Panginoon, ang tanong, what necessary steps ang dapat nating gawin para itong relationship natin, yung kaugnayan natin sa Panginoon bilang tayo ay tupa at siya ay ating Panginoon, ano yung mahalagang hakbang? Actually, marami, pero ngayon ay pag-aralan lang natin dalawa. Necessary step para lalo tayong lumago sa ating kaugnayan sa ating mabuting pastol. Now, ano po ang necessary step? Number one, ito po ay para sa hindi pa po may kaugnayan. Kasi ang pinag-uusapan po natin, necessary step to develop your relationship with your shepherd. Kung meron ka ng relationship sa iyong shepherd, kailangan i-develop mo ito. Pero kung wala ka pang relationship sa iyong shepherd, ito yung number one. Start a relationship with our great shepherd. Ano ibig ko sabihin dito? Paano po magkakaroon ng relationship sa ating dakilang pastol? Number one, o A. So, kailangan na establish or start a relationship with our great shepherd. Ibig sabihin, dapat tiyak mo sa iyong sarili, kung wala ka pang kaugnayan talaga sa Panginoon, hindi mo pa sinusuko yung buhay sa Kanya, ito ang una mong gawin. Admit that you are a lost sheep. Tanggapin mo na kailangan mo ang mabuting pastol sa buhay mo na magga-guide sa'yo. Kasi hindi ka magkakaroon ng relationship sa mabuting pastol hanggat hindi mo ipinapaalaga ang buhay mo sa kanya. Siyempre, hindi magpapastol ang isang pastol sa isang kawa na hindi kanya. Andyan po ba kayo? Ang pagpapastulan ng isang pastol ay yung kawan na nagpapaalaga sa kanya. Kaya kahit na tayo ay gusto natin na maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, pero hindi naman tayo nagpapasakop sa kanyang pangangasiwa, hindi magagawa ng Diyos yun. Magagawa ng Diyos na kumilos sa buhay natin once we allow Him sa buhay natin na kumilos. Nasusundan niyo po ba? So, kung hindi pa kayo tiyak na kayo ay mayroong kaugnayan sa ating pastol na nangangalaga sa kanyang tupa, anong kailangan mong gawin? Admit that you are a lost sheep. Ang ibig sabihin po niyan, dapat ma-recognize natin sa ating sarili, di ba sabi, without the shepherd, a sheep cannot survive. So dapat maunawa natin, hiwalay sa Diyos, walang mangyayari sa buhay ko. Yun yung unang-unang admittance na kailangan nating i-recognize. At lahat talaga kailangan i-admit ito. Para magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon, kailangan talagang aminin natin, Panginoon, wala po akong magagawa sa aking buhay. Pagharian mo po ang aking buhay. Once na sinabi natin yun sa Panginoon, then binibigyan natin siya ng lugar. At kapag binigyan na natin yung lugar na yon, naghahari na siya sa atin, sumusunod tayo sa Panginoon. Pero hanggat hindi natin yun isinusuko, pipilitin natin na tayo ang maghari sa buhay natin, hindi maghahari ang Panginoon kasi ayaw ng Panginoon ng dalawang hari. Isa lang ang trono sa puso eh. Kaya kung ang Panginoon ang nasa trono, dapat may tagasunod.
Eh kung tayo pa po ang nasa puso natin, hindi pwedeng ang Panginoon ang tagasunod. Amen? So kailangan bilang lost sheep, yun maintindihan natin na, ako pala ay hiwalay sa Panginoon, wala pala akong magagawa. So pag naunawaan natin yon, ano pwede natin sabihin? Lord, gusto ko po na ang buhay ko ay maging maayos, pero kinikilala ko na hindi ko po kaya. Kailangan kita sa aking buhay. Pagharian mo po ako. Yun yung number one. Hindi po kailangan yung dahil sa ating mabubuting gawa. Wala po dun yun. Mabuti po yun. Pero hanggat hindi natin yun ina-admit sa buhay natin na kailangan natin ng Panginoon, hindi niya tayo mapaghahari ang lubos. So yun po yung una. Admit that you are a lost sheep. Natatandaan niyo po yung talinghaga ng 100 tupa na nawala ang isa. Hinanap ng Panginoon yung isa. Napakaganda po, no? Imagine niyo yung 99 iniwanan para lang dun sa isa. Pero minsan, hindi natin yun maunawaan, yung kahalagahan nun, kung tayo ay nandun sa 99. Ang totoo, minsan, wala nga tayong pakialam sa isa. Iisa lang naman yun eh. Eh marami pa naman tong 99, eh di yung okay lang mawala yung isa. Pero sasabihin ko po sa inyo, once na naunawaan ninyo, pag inilagay ninyo ang inyong sarili doon sa isa, na hinanap, iniwanan yung 99, doon lamang ninyo makikita yung beauty nung talinghaga. Na dahil sa inyo na nawala, na nag-iisa, iniwanan yung 99 para lang hanapin ka dahil bilang tupa, you are directionless. Alam ng Panginoon, hindi ka makakabalik sa Kanya kaya siya mismo ang humanap sa iyo. Kasi alam ng Panginoon, wala ka, kabilang ka sa Kanyang kawan, kaya lang umalis ka at gusto Kanyang ibalik uli. Iniwanan ng Panginoon yung marami. Bakit? Ano mararamdaman mo kapag ka ikaw ay hinanap? Out of napakadami iniwanan yun, tas hinanap ka na nag-iisa. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Ako po, nung inuunawa ko po to, yung iba kasi magagalit dun sa isa. Eh, tuloy, iniwanan yung 99 dahil sa'yo, ikaw kasi eh. Ako naman, kung ako yung nawala, ang pakiramdam ko, napaka-special ko dun sa naghanap sa akin. Di ba, minsan yung may mga nag-hiking lang. Di ba, yung tapos na-trap sila dun ng ilang araw. O ba, yung buong puwersa ng national government, gagastos yan, helicopter, mga rescue, ano, hahanapin ka. Samantalang ang totoo, kaya mo yung ginawa, gusto mo lang ng excitement. Tapos nung nag, di ba, tapos biglang nagulo ang gobyerno. Nakita mo, importante ka pala sa gobyerno kasi nag-iisa ka dahil na lamang hinahanap ka ng iyong pamilya, pinuntahan ka. At lumapit sa yung presidente pa mismo, nag-a-announce sa mga TV, sige, gumagawa po kami ng lahat ng efforts para makita lang si ganito. Somehow, you will feel very special. Amen po ba? Minsan, hindi natin nakikita na tayo ay special kasi nandito tayo sa 99 ng idea natin, kaya hindi naman ako lost, hindi ako masamang tao. Pero kapag naunawa natin that we are a lost sheep, at kailangan natin ng gabay ng Diyos at hinanap tayo ng Diyos. Ito sabi ng Biblia, ang Diyos ang humanap sa atin. Alam niyo po ba yon? Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Kahit na, di ba, meron tayong pinag-aralan ng mga different people groups. Ang una, yung unbelievers, ang tawag po natin ay sino nakakatanda? Yung unbelievers, anong tawag natin doon? God seekers, di ba? Ang tawag natin doon sa mga kabilang sa mga gawain na hindi pa pumananampalataya, lost, pero they are God seekers. Hinahanap nila ang Diyos. Pero ang totoo, kahit na hinahanap ng tao ang Diyos, hindi talaga ang tao ang nakasumpong sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa iyo at inilalagay kanya sa mga lugar kung saan unti-unti marirealize mo, tinatagpo ka ng Panginoon kasi mahal ka niya. Bilang tupa na nawawalay sa kanya, na makikita mo, bakit may mga tao na nag-iimbita sa iyo at dinadala ka sa mga mabubuting bagay. Hindi ka na doon sa mga tao, hindi ka na, kumbaga dati, madali kang yayain sa barkada, sa mga bisyo, sa ano. Pero ngayon may mga tao na nagdadala sa iyo, ba hindi na sa bisyo. Ang mga taong pinapaligid ng Panginoon sa iyo, dinadala ka sa mga hallelujah, praise the Lord. Na noon, di mo naman parang ano ba yung hallelujah, praise the Lord? Parang ang hirap magtaas ng kamay, di ba? Pero habang naunawaan mo ang kalooban ng Diyos, naririnig mo ang salita ng Diyos, naunawaan mo na hinahanap ka pala ng Diyos, mahal ka pala ng Diyos, kaya ka pala dinadala ng Panginoon at pinapaligiran ng mga tao na maghahatid ng kanyang salita. Bakit? Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Bakit? Kasi ikaw ay lost sheep.
At gusto ng Panginoon, dalhin ka sa kanyang kawan. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? So yun po yung una dating nating dapat maunawaan. Yung wala pang relasyon sa Panginoon, you have to decide to have a relationship with the Lord. Admit that you are a lost sheep. At pag ginawa mo yon, yung relationship between shepherd and sheep nag-start na. At kapag ka nag-start na yon, ano mangyayari? Tingnan po natin ang relationship ni David sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Psalms 23 verse 1 and 2, alam kong very familiar tayo sa Psalms 23. Ito po yung ilang mga mahalagang passage sa Bible na nagpapahayag ng sheep and shepherd relationship. Pero ngayon po sa ating pag-aaral, ang gusto kong pagtutukan natin ay itong Psalms 23 verse 1 and 2. Ang sabi po sa Psalms 23, 1 and 2, pwede ba natin basahin na sabay-sabay ng malakas? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So si David po ang nagpapahayag nito. At dito po sa kapahayagan ni David, pinapakita niya yung kanyang relationship sa ating Panginoon na kanyang shepherd. Sabi niya, "The Lord is my shepherd." Alam niya na meron siyang kaugnayan sa ating Panginoon. Hindi niya ito masasabi, "The Lord is my," malibang meron talaga siyang kaugnayan sa Panginoon. Parang ganito po, hindi ko pwede sabihin sa aking may bahay na si Sister Daisy na sabihin ko, "Daisy is my wife." Hindi ko pwede sabihin niyo kung hindi ko talaga siya asawa. Kaya ko kayang i-declare yon kasi asawa ko siya, may relationship ako sa kanya. Tama po ba? Ngayon, kung wala akong relationship sa kanya, hindi ko siya pwedeng maangkin as aking asawa. Maliban na katulad ng biroan namin, ng mga kabataan namin, nung binata't dalaga pa, di ba? Kami mga lalaki, biroan namin, pag may magandang babae sa lugar namin, o nakilala kami, "Uy, girlfriend ko yan." Huwag lang niyang malalaman. Di ba? Parang may mga ganun. Kumbaga, assuming, at least. Kaya lang, hindi mo yun magagawa ng katotohanan kapag wala ka talagang tunay na relasyon sa Kanya. So the same thing with the Lord. Our relationship with the Lord, sabi ni David, "The Lord is my shepherd." So meron siyang kaugnayan. At ang kaugnayan na ito, it has to be developed. At kailan ito nag-start? Nag-start ito nung nirecognize natin that we are a lost sheep. So kailangan nga ma-develop ito. Kung meron na tayong relationship, kailangan na susunod nating hakbang how to develop this sheep and shepherd relationship. Handa na po ba kayo para sa hakbang? Paano ba natin ma-develop itong ating relationship sa ating great shepherd? Handa na po kayo? Okay, dalawa lamang po. Number one, what must we do to develop our relationship with our great shepherd? Number one, dependency. Depend your life to your great shepherd. Kung gusto mo na ma-develop itong relationship na ito sa iyong mabuting pastol, makita sa buhay mo na talagang sa kanya ka lang nagdedepende. Again, katulad ng pinag-uusapan natin, we have to admit, we have to recognize, kailangan sabihin natin lagi sa ating sarili na without the shepherd, me, as a sheep, I cannot survive. So kung yun yung lagi nating ilalagay sa ating isipan, hindi tayo makakasurvive, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang shepherd sa ating buhay. So, ang ibig sabihin nun, kailangan natin ng dependency talaga sa shepherd na ito. Andiyan po ba kayo? If we know that a sheep cannot survive without the shepherd, then the sheep has to depend all his life sa shepherd. Pero ang tanong, is that what we do as a sheep? Maraming pagkakataon, we try to survive without the shepherd. And we try our best to survive, knowing, thinking that we can survive without the shepherd. Only to realize later on, hindi pala talaga natin kaya. Without the shepherd, hindi talaga tayo magtatagumpay.
Kaya si David, napakaganda ng kanyang declaration. Sabi niya sa Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd." Kinilala niya ang kanyang Panginoon bilang kanyang pastol. Kaya ngayon, kung naunawaan na po natin ito sa ating buhay, ako po bilang nakakilala din sa Panginoon, nung maunawaan ko po na I cannot survive as a sheep without the shepherd, yun na din po yung aking realization. I have to depend always sa good shepherd. Kasi itong mabuting pastol na ito, sabi nga ng banal na kasulatan, di ba, sa John chapter 10, the good shepherd lays his life for the sheep. Ang pastol, ibinibigay ang kanyang buhay, kanino? Sa tupa. Doon sa may kaugnayan sa pastol. Hindi po ibibigay ng pastol ang kanyang buhay sa kambing. Sino po ba yung kambing? Ibig sabihin, ang pastol ang pinipili, ang pastol ang pinipili niya na alagaan yung tupa na nagsasubmit sa kanya at handa niyang ibigay ang kanyang buhay doon sa nagsasubmit sa kanya. Yan ang trabaho talaga ng pastol. Ipagtatanggol niya yung tupa na nagpapasakop sa kanya. At ganyan ang Panginoon sa atin. So we have to realize na kung hindi tayo magsusurvive without the good shepherd in our lives, then huwag na natin i-attempt na mabuhay ng hiwalay sa Panginoon. Amen po ba? Huwag na natin i-attempt, kundi idepende talaga natin ang ating buhay sa Panginoon, anuman ang ating sitwasyon. So start depending your life with your great shepherd. Kaya nung sinabi ni David, "The Lord is my shepherd," that is a declaration of dependency. The Lord is my shepherd. He depends so much on his shepherd. Hindi siya nagdedepende doon sa kanyang kaharian o doon sa kanyang military prowess o doon sa kanyang kayamanan. Ang totoo, kung ikaw ay hari, the kingdom belongs to you. Even the people belongs to you. Pero hindi yun ang declaration ni David. Sabi niya, hindi niya sinabi, "Because I am the king, I shall not lack anything. I lack nothing. Because I am the king. I own the kingdom. I own my people." Pero yun ba yung kanyang kapahayagan? Hindi. Sabi niya, "The Lord is my shepherd." Yung kanyang dependency ay sa ating Panginoon. Ang kanyang pinagdedependihan ay ang ating Panginoon. So develop that relationship with our Lord by depending your life to Him. How? A, by following Him. Ang isang magandang katangian po ng tupa, bagamat sila nga po ay, yun ang problema nila eh. They cannot survive without the sheep, shepherd talaga, totoo po. Kasi nga, isira ang kanilang direksyon. Kaya ang isang magandang katotohanan patungkol sa tupa, napaka-good follower. Napakadali po nilang sumunod. Yan po makikita natin. Napakamasunurin po ng mga tupa, unlike yung kambing. Ang kambing po, ganito yan. Di ba minsan, lako, grabe po. Pag ang kambing po, tinalian nyo at iuulan nyo, o ibig sabihin, dadalin nyo sa kainan, kahit dadalin nyo na siya sa kainan at tatalian nyo, maganda ang purpose niya sa inyo, maganda ang purpose nyo sa kanya pala, kaya mo siya tinatalian para i-guide mo siya sa kung saan siya kakain. Ang kambing po, ang tigas ng ulo. Opo, hihilain mo siya, lalaban siya. Habang inihila mo siya, nagre-resist lalo. Pag tumigil ka naman, mauuna sa'yo. So yan ang kambing, yan ang problema ng kambing. Napakatigas ng ulo. Hindi po yan basta-basta sumusunod, inihila mo, lumalaban, parang baboy. Nagpupumiglas, ang ingay. Yan po ang kambing. Go ka na, stop pa rin siya. At pag nag-stop ka naman, siya naman ang mag-go. Napakatigas ng ulo. Kaya hindi po inalagaan ng Panginoon ng mga kambing. Sabi niya, ang inaalagaan niya ay mga tupa. Ayan. Kayo po ba yung mga tupa? Ayan. Minsan nga lang ligaw, di ba? Totoo naman yun. Kasi kailangan nga natin yung kailangan natin ang gabay ng shepherd. Kasi pag hindi natin inamin na tayo ay tupa at minsan naliligaw, eh baka tayo yung 99 na hindi natin kailangan ng pastol. Dapat ma-realize natin na talagang tayo po ay tupa na kailangan po ng guidance. Pero ito po ang kaibahan naman ng
ng tupa sa kambing. Ang tupa, pag tinalian mo, pinakita mo sa kanya na natalian mo siya, hindi po yan magre-resist. Pag hinila mo siya, susunod yan sa'yo. Pag tumigil ka, titigil din po ang tupa. Kahit dali mo siya sa katayan, hindi po yan naangal. Medyo umiiyak nga lang yan kasi kakatayin na eh. Pero sa napaka-masunurin ng tupa, napaka-gentle ng tupa, na kahit na dadali mo na siya sa katayan, hindi po yan umaangal. Ganyan po kabait. Ganyan po kabait ang tupa ng Panginoon. Ganyan po kabait ang tupa ng Jewels. Amen po ba? Lahat tayo tupa ng Panginoon eh. Na minsan talaga may mga pagkakamali sa buhay natin, pero nagpipilit pa rin tayong sumunod. Kasi alam natin, mabuti ang sumunod sa Panginoon because sheep follows the Lord. Kaya kung kayo po ay tagasunod ng Panginoon, susundin nyo siya talaga. Hindi nyo lalabanan ng Panginoon. Nandyan po ba kayo? Yan po ang palatandaan na talagang nagdedepende kayo. Ang buhay nyo nakadepende sa Panginoon. You follow Him. Pangalawa po na pagpapakita na kayo ay nagdedepende sa Panginoon, hindi lamang sumusunod ka sa Kanya. Pangalawa, you listen to Him. I-note nyo na lang po, hindi po kasama dyan yon. You listen to Him. Sabi nga po, kilala ng mga tupa ang tinig ng pastol. Yan naman po ang kagandahan, mga kapatid. Mahalaga po ito. Dalawang, o actually maraming mga tinig ang umaagaw ng pandinig ng tupa, pero para sa tunay na tupa, ang mahalagang pandinig niya dapat ay nakatuon lamang sa tinig ng kanyang pastol. Meron mang naririnig, dapat ang tupa na ibang mga boses, dapat alam niyang i-distinguish yung tinig ng pastol at saka yung tinig na naglalayo sa kanya sa pastol. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, nandito tayo sa mundong ito, maraming mga tinig. Pero ang tanong, ano ang pinakikinggan mong tinig? At yung pinakikinggan mong tinig, nagre-reflect yan sa pamumuhay mo. Kapag ka ang pinakikinggan mo ay yung tinig ng mabuting pastol, ang tinig na yan ay tinig ng kabanalan. Amen po ba? Kaya kapag ka nanamit ka, kapag ka nagsalita ka, kapag ka kumikilos ka, ang mahayag ay yung kabanalan, sapagkat ang tinig ng pastol ay kabanalan. Ang tinuturo sa atin, kaya nga tinuturoan tayong tumalikod sa gawa ng mundo. Ang tinig naman ng mundo, sige, love yourself. Express yourself. Di ba, kung mapapansin niyo po, ang mundo, tinuturoan tayo na, sige, kung saan ka masaya. Para bang hanggat kaya mong express, sige, binibigyan ka ng laya ng mundo. Kaya mapapansin niyo po ngayon, di ko alam kung meron po ako nakita na picture, yung before at saka yung after. Noon po, pinakita doon yung short at saka yung damit, floral, Hawaiian. Nung next frame, ngayon po, ang katawan, floral, ang damit, plain. Ang katawan na ang may tato, ang katawan na ang may design. Ngayon, ganyan na kasi sa sports, pinapakita kapag ka-involved ka, athlete ka, okay lang na may mga malalaking tato. At dahil napapanood na maraming mga tao, sabi nila, okay lang. Kasi ang tinitingnan niya, yung dikta ng mundo. Kaya later on, okay lang. Magugulat ka na lang. May mga tatu-tatu na din. Pero ang tanong, yan ba ang tinig ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang mga anak? No, bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi nga po, kailangan makita ang kaibahan ng pamumuhay ng mundo. Kung nakikinig tayo sa tinig ng Diyos, dapat tinig ng kabanalan yan. Hindi tayo dapat nakikitakbo, nakikiayon sa pamumuhay ng sanglibutan. Well, kung kayo po'y mananampalataya at hindi nyo alam na masama ito noon, mananampalataya na kayo tapos nakapagpatato kayo, okay lang. Pero yung mananampalataya ka na at narinig mo na ang aral na hindi kalooban ng Diyos ang pagtatato, tapos later on patato ka ng patato pa, hindi mo napapakinggan ang tinig ng Diyos. Ang napapakinggan mo, tinig ng mundo. Kasi mas nasisihan ka na i-express ang sarili mo ayon sa pamantayan ng mundo. Kahit pa ang ipatatak niyo malaking Jesus o kaya may cross na malaki, huwag niyo hong iharap sa akin, hindi ako matutuwa. Hindi matutuwa ang Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, hindi natin dapat dumihan ang katawang ito na templo ng Diyos. And that is the voice of God. Andyan po ba kayo? Kaya hindi tayo umaayon sa takbo ng mundo. Ibig sabihin, the sheep listens to the voice of the shepherd. Kaya ang church, makikilala kung kaninong boses ang pinakikinggan niyan sa pamamagitan ng uri ng pamumuhay natin. Kung talagang napapakinggan natin ang tinig ng Diyos, yung kanina pong nangyari na may isang hindi madali na humarap at aminin ang pagkakamali sa harapan ng maraming mga tao,
Yun nga ang gusto nating igawa, gawin, itago lahat yung mga pagkakamali natin para hindi tayo magmukhang ano sa iba. Pero kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos at gusto mo sumunod sa kalooban ng Panginoon, maaaring yung reputasyon mo ay sa iba masama, marumi, pero gusto mong iayos ang buhay mo, kaya mong gawin yun. Ano yun? Tinig ng Diyos ang pinakinggan. Amen po ba? Bakit? Kasi nag-aayos ang Panginoon. So, the sheep listens to the voice of the sheep. Sabi niya sa John chapter 10, my sheep hears my voice. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi doon, my sheep. Ano ibig sabihin nun? Again, Jesus declaring His ownership to us. My sheep. Tayo po ay tupa ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tupa ng Panginoon. Maaring naliligaw tayo, kaya nga kailangan natin ng Panginoon. Maaring nagkakasala tayo, kaya kailangan natin ng pagpapatawad ng Panginoon. Kailangan makilala natin tayo ay tupang ligaw para hanapin natin ang magdidirect sa atin, ang magdadala sa atin sa daanan. Kaya sabi ng Biblia, mayroong dalawang uri ng daanan. May makipot at makitid. Mayroong malapad at malawak. Pero magkaiba ang, ano, ang result. Ang lumalakad doon sa makipot na pintuan at makitid na daan, ang dulo noon ay nakasumpong ng buhay. Pero yung lumalakad sa malapad na pintuan at malawak na daan, ang dulo naman noon ay kapahamakan at marami daw ang pumapasok doon. Bakit? Kasi doon sa lugar na yon lahat pwede. Hindi nila pinakikinggan ng tinig ng Panginoon doon or sinusunod. Maaaring napapakinggan ng tinig ng Panginoon pero hindi sinusunod. Dito sa makipod at makitid, kaya makitid, para pong papasok kayo sa pintuan, kung ang kasalanan natin ay isasako at gusto nating sumunod sa Panginoon, yung papasukan po natin, sapat lang sa katawan natin at ang Panginoon. Nandun ang Panginoon sa pintuan. Gusto mo bang sumunod sa akin? Opo. O sige, handa ka ba nakalimutan na ang lahat ng bagay para ibigay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan? Opo. Tapos papasok ka, dala-dala mo yung mga sako-sako mo kasi kung isasako yung mga kasalanan natin, gano'n kaya karaming sako? Di ba? Kung isasako, siguro gawin natin, tumbasan natin ng barya. Yung mga kasalanan natin mula nung bata tayo hanggang ako, 56 na po, going 57. Kung sasako-sako yung aking kasalanan, ilang sako kaya yung madadala ko? Eh gusto ko sumunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, o sige, kung susunod ka sa akin, iwanan mo yung talagang totally, iwanan mo na yung mga kasalanan mo at susunod ka na sa akin. Kasi kahit anong pilit ko, hindi ako magkakasya nakasama yung mga kasalanan na yon. Kailangan iwanan ko lahat yon. Yun ang ibig sabihin na pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa Panginoon. So, kung gusto ko ng buhay na walang hanggan, hindi ko ipipilit yung mga ginagawa ko. Tama po ba? Kasi nandun ang Panginoon, inaanyayahan ako, buhay na walang hanggan ang dulo nito. Gusto mo pumasok? Opo. O, iwanan mo yan at sumunod ka sa akin. So kung gusto ko ng buhay na walang hanggan, kahit mahalaga sa akin ito, pero kung ito magdudulot sa akin ng kapahamakan, iiwanan ko yon. Kasi mahalaga sa akin ang buhay na walang hanggan. Eh ngayon, may malapad doon na daan. Tapos, wala doon ano, walang nagbabawa. Lahat pwede doon. Lahat pwede mong dalhin. Ang problema, ang dulo naman noon ay kapahamakan. At hindi sinasabi sa'yo na ang dulo noon ay kapahamakan. Malalaman mo na lang sa dulo, ay, kapahamakan. Bakit? Kasi walang pastol doon. Ang gusto nga doon, mapahamak ka. Pero ang mabuting pastol, nagbabantay doon sa makitid na daan, sa makipot na pintuan. Aakayin ka, kahit makipot yan, basta kasama mo ang pastol, ligtas ka. Kesa doon sa malapad na daan, walang nag-guide sa'yo, mapapahamak ka pa rin. Kasi ang kapahamakan ay hindi dito, kundi nandun sa dulo. Andyan po ba kayo? Depend your life sa pangunguna ng ating shepherd. At paano natin magagawa? Follow Him. Second, listen. At ang sabi ng Panginoon, when we follow Him and we listen to Him, pangako niya, John chapter 10, no one can snatch us out from His hand. Walang sino man makakaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, ang mabuting pastol, iingatan tayo. Siya mismo ang mag-iingat sa atin. Yan ang trabaho ng mabuting pastol. Kaya pag pinili mong sumunod sa Panginoon, pag inidepende mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng i-blame ang Panginoon na napahama ka dahil pinabayaan ka ng good shepherd.
Walang good shepherd, hindi yun, hindi natin pwedeng i-blame ang good shepherd na siya ay nagpabaya sa atin. Pwede pa, tumalikod tayo sa good shepherd. Lumayo tayo sa good shepherd kaya tayo napahamak. Pero never, never, never that our good shepherd will ever abandon us nor neglect us. Amen po ba? Kasi ang trabaho po ng good shepherd ay alagaan tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, be careful sa mga pinakikinggan po ninyo. Depend your life on the shepherd. Follow him and listen closely to the word, to the voice of the sheep. Okay, number two po, ano yung necessary step para gawin natin na ma-develop yung ating relationship sa ating shepherd? Number two is, develop or deepen your relationship to your great shepherd. Kung meron ka ng ugnayan, idinepende mo na ang buhay mo sa kanya, lalo mo pang palalimin yan. Hindi po pwede na ang asawa mo, mahal mo, pero hindi mo, parang imposible eh, no? Mahal kita, pero hindi kayo nagkikita, parang ganoon, or wala kang ginagawa na action ng pagpapakita ng pagmamahal. At maraming mga nagsasabi sa limana ng palataya, mahal nila ang Diyos, pero hindi makasamba. E samantalang itinakda ng Panginoon ang araw ng pagsamba, hindi para sa Diyos, para sa atin. Kasi gusto tayong tagpuin ng Diyos, gusto tayong palakasin ng Diyos. Kasi when we come together in worship, ang Panginoon, pinagpapahala niya tayo. Pero sinasabi natin, ay hindi, kahit saan naman, pwede kong sambahin ng Panginoon. Bakit pa nagdakda ang Panginoon ng araw ng pananambahan kung hindi niya ina-expect na makita ka sa araw ng pananambahan? Pero tayo, pinapangatwiranan natin yon. Nung hindi pa tayo mabuting tupa o hindi pa tayo sumusunod na tupa, ganun ang kalagayan natin. Amen po ba? Ganun tayo lahat noon. Pero hindi. Dapat i-develop natin yung relationship na yan sa ating shepherd. We need to deepen, palalimin. Kaya sabi po ni David, the Lord is my shepherd. Hindi niya sinabi, the Lord is the shepherd. Totoo naman, the Lord is the shepherd. Pero alam ni David kung sino ang Panginoon sa kanya. Siya ang aking pastol. Meron na siyang malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. At dahil meron siyang malalim na kaugnayan sa Panginoon, yung verse 2 ang nagbigay sa kanya ng confidence para i-declare. Actually, sa verse 1, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Very confident. Hindi yung confidence niya dun sa kanyang kaharian. Ang confidence niya na kay Jesus, sa ating Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos yung verse 2, andun din yung kanyang confidence. He makes me lie down in green pasture. Sa relationship po ni David sa ating Panginoon, ipinapakita sa atin dito that he was really satisfied with the Lord. Alam niya all his longings mula sa kanyang spirit, soul, body, material needs, everything. Alam niya, lahat ito nasa Panginoon. Kaya the Lord is my shepherd. Kumbaga nakita niya na one-stop shop ang Panginoon. Kumbaga kung meron man tayong matatawag na one-stop shop. Kasi di ba nung dati natin pananampalataya, pag voyage, may tatawagin kang pang voyage, pagka protection, kung ano-ano. Pero ang totoo, kaya nga tayo binagbabawalan ng Biblia na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yung mga Diyos-Diyosan na yun ay hindi talaga tunay na Diyos. Hindi sila makagagawa ng kayang gawin ng nag-iisang Diyos. At kung tunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan at siya'y tunay na Diyos, isa lamang, sapat na siya sa atin. Hindi na natin kailangan pa ng ibang magre-represent na Diyos. Kaya si David, nakita niya, the Lord is enough for me. David found his sufficiency in our Lord, our shepherd. Ang ibig sabihin din ito sa atin, mga kapatid sa Panginoon, when we develop our relationship with our shepherd, darating din tayo doon sa ganong declaration, the Lord is enough for me. Wala na akong ibang pupuntahan. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang Panginoon sapagkat kilala ko ang aking Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Andyan po ba kayo? Habang lumalalim tayo sa ating relationship sa Panginoon, yun yung marirecognize natin. Totoo ang Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Mahalaga po ito na matutunan natin. Yung satisfaction dapat nating makita tanging sa Panginoon lamang. Bakit po? When we found our satisfaction in the Lord, yung verse 2, sabi doon, He makes me lie down. Ano ibig sabihin nito? At dito po tayo magtatapos. Pakahalaga po kasi nito eh.
Declaration po ito ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. And He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters." Anong sinasabi dito ni David? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng lie down? Yung salitang lie down po dyan ay, ang ibig sabihin po niyan ay rest. Pag natagpuan natin ang ating satisfaction sa Panginoon, ay natagpuan natin yung kapahingahan. Andiyan po ba kayo? Pag natagpuan natin ang lubos, nakilala natin ang lubos kung sino talaga ang ating Panginoon, ang natagpuan natin, kapahingahan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, kapanatagan ng ating puso at ng ating isip. Kaya yun ang sabi ni David, "He makes me lie down in green pasture." Pero ito po, balikan natin ang tupa. Hindi po madali para sa mga tupa ang maghimlay o mag-rest, mag-lie down. Kasi po, ang katulad nga po ng dinescribe ko po sa inyo, ang mga tupa po, maraming mga kabalisahan, maraming mga takot, maraming mga tensions na kinakaharap. Kaya mahirap po para sa tupa ang mag-lie down o maghumimlay o mamahinga. Pero maganda, si David, dahil kilala niya na nandyan ang presence ng kanyang pastol, sabi niya, "He makes me lie down." Alam niyo po yung lie down, kung ilalagay po natin ito, tatlong bagay lamang po. Ano pong necessary conditions na hinahanap ng tupa para siya ay makapagpahinga? Para bang at ease ang kanyang isipan? Tatlong mahalagang bagay, at kung ilalagay po natin ito, i-apply natin ngayon, tayo ang tupa ng Panginoon. At gusto din natin ng kapahingahan. Pero ano yung bagay na magbibigay sa atin ng kapahingahan sa kabila ng marami mga nangyayari sa ating panahon? Ang hirap magpahinga. Ang hirap magkaroon ng kapanatagan, sa totoo lang. Amen po ba? Pero pag nakilala natin ang mabuting pastor, katulad ni David, sabi niya, "He makes me lie down in green pasture." Ano kaya ang condition? Anong hinahanap ng Panginoon na kailangan para somehow pag natulog ka, di ba, okay lang sana yung dala ng yung mahirap matulog dahil may mga hindi sa isipin, kundi parang minsan yung condition ng katawan natin, parang hindi ka makatulog. Pero yung gusto mo nang matulog dahil ang dami mo mga kabalisahan, tapos hindi mo masumpungan yung tulog, ang hirap kumuha ng masarap na paghimlay. Ang hirap nun. Yan ang tanong, paano tayo magkakaroon ng paghimlay, masarap na kahimlayan sa piling ng ating shepherd? Number one po, ang mga tupa po, ito po yung condition para ang isang tupa ay maayos po na makapamahinga. Meron pong freedom from fear or free from fear. Dahil nga po ang mga tupa ay timid, madaling nagpapanik, marami po mga panic attack ang sheep. Minsan po, maliit lang na ingay na nililikha ng mga hayop, kaluskos. Pag nakarinig po yung isang tupa ng yung hindi pangkaraniwan sa kanila, magpapanik yung isa. Tapos ang matindi niyan, magsusunuran na po lahat. Gagaya na po lahat. Eh, ang problema, hindi naman alam nung iba kung bakit nagtaranta tong isa, pero yung iba, nagpanik siya, hindi magpapanik na din ako. Parang ganun ba yung naging kalagayan? At ganun po tayong mga tao, sa totoo lang. Di ba minsan, halimbawa, may nangyari doon na sabi natin, may patayan, o kaya may isang dorm, pinasok yung bahay at pinatay ang estudyante. Ano agad maiisip natin? Tayong may mga anak na nagpapaaral sa iba, agad natatakot na tayo para doon sa ating anak. Tama po ba? O ako lang nag-iisip ng ganon? Nag-overreact lang ako. Pero ang totoo sa mga nanay, common yun. Eh pag nabalitaan, napanood, nako, tawag na yun, kumusta kayo dyan? Magsarado kayo lagi di ba? Lahat na lang ng mga security. Kasi parang yung nangyari doon, ay pwede din mangyari sa kanila. Ano tawag doon? Panic attack na hindi naman siya ang concern, nabalitaan lang dito, nakipag-panic na din. Ngayon, ganyan po ang tupa. May kaguluhan na hindi niya alam kung bakit magulo, basta nagkaroon ng kaguluhan, nakigulo na din siya.
Eh, paano kang mapapayapa kapag ka magulo ang sitwasyon mo? Maya-maya, nagpapahinga ka, bigla na naman may kaguluhan. Pero ang nagpapapayapa po sa mga tupa, yung alam nila na nandyan yung pastol nagbabantay. Kaya sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me." Hindi yung tupa ang magpapasyang matulog, magpapahinga. Ang alam ng ni David bilang pastol niya ang Panginoon at siya ay tupa ng Panginoon, sabi niya, "He makes me lie down." Alam niya na pag nandyan ang presence ng kanyang Panginoon, hindi siya pababayaan ng kanyang Panginoon. Ano man ang nangyayari sa kanyang paligid, matutulog siya. Bakit? Andyan yung kanyang tagapagtanggol. Andyan yung kanyang tagapagligtas. Yan ang resulta when we deepen our relationship with our shepherd. Amen po ba? Hindi sa sinasabi ko na wala na tayong takot. Hindi. Hindi mawawala yung takot na yan. Nandyan yan yung mga dahilan para tayo matakot. Mawawala lang yan in the presence of our shepherd. Kaya tayong bigyan ng kapahingahan at kapayapaan ng Panginoon kung tayo ay nasa piling niya. Kaya kapag ka malayo ka sa Panginoon, napansin niyo, mas lalong tormented ang ating isip. Pero the more na naririnig mo ang salita ng Panginoon, ang dami mga problema, pero nagkakape ka muna. Nagpapandesal pa. Di ba? Sabi, ang daming gumugulo sa aking isipan, pero kapag ka inisip ko ang iyong wagas na pag-ibig, ito ang nagbibigay sa akin ng kapahingahan. Ito ang umaaliw sa akin. So, dahil nandiyan ang presence ng Panginoon, meron mang presence of fear, pero kaya mong pumanatag, kaya mong magpahinga. Amen po ba? Ano ba yung nagdudulot sa atin ng fear? Minsan, karamdaman. Di ba? Lalo na pagka nagkakaedad na, mga senior na, eh nagbibilang na, malapit na. Well, totoo yun, yun ang realidad ng buhay. Pero what is it to be fear about death? Yun kasi ang tinuro sa atin, noon yung mga matatanda, pag nag-uusap at siningit yung kamatayan, ano ba kayo, ang dami naman pag-uusapan, kamatayan pa. Pero pag binasa mo ang Biblia, ang kamatayan pala ang magdadala sa atin doon sa presensya ng Panginoon. So hindi na natin kinatatakutan, kaya lang ayaw pa rin naman natin. Masarap pa rin kasi mabuhay. At saka isa pa, parang para sa atin, parang unknown. Pero hindi, kung tayo mayroong kapanatagan sa Panginoon, kung kailan yan dumating, kung sa paano man yung paraan, bahala ang Panginoon. Just depend your life on the shepherd. Bahala siya sa buhay mo. Si Pedro, alam natin ang kinamatay. Si Pablo, alam natin ang kinamatay. Pinugutan ng ulo, pero dakilang pastol o dakilang apostol. Pero hindi na yun ang issue kung paano tayo mamatay. Ang issue, paano tayo nabubuhay para sa Panginoon. Yun ang mahalagahin natin. Paano ba tayo nabubuhay sa Panginoon? Kung mamatay tayo na aksidente, kung mamatay tayo na kung anuman, problema ng Panginoon yun. Ang problema natin ngayon, paano tayong nagdedepende sa ating Panginoon habang nabubuhay tayo? Dahil pag nagdedepende tayo sa Panginoon, you will be free from fear. Ibig sabihin, hindi totally wala, kundi alam mong may tutulong sa iyo sa panahon ng kapanganiban. Number two, ang problema din po ng mga tupa, para po sila ay mag-lie down, ay hindi lamang yung fear, nagkakaroon sila ng problema. Pangalawa po ay, meron din po tinatawag na, dahil sa tension, yung tension or conflicts among doon sa kanilang mga pare-parehong mga tupa. Kasi nga, magkakaiba sila, ang tupa ay, sabi sa inyo, timid, iba-ibang ugali, may mabagal, ganyan-ganyan. So sila-sila mismo, yung kanilang mga kahinaan na yon, pag pinaghalo-halo mo, may tension lagi sa kanila. E imagine niyo kung walang pastol, tapos puro tension. Di laging away ng away yun. Talaga walang kapayapaan. Parang isang bahay, magkakapatid, di ba? Pagkawala yung mga magulang, minsan nag-aaway-away. Pag dumating yung mga biglang tahimik. Di ba? So may tension, may conflict. Ang hirap ng kaayusan. Pero pag biglang nandun na yung magulang, pero may mga anak na kahit nandiyan ang magulang, kaya minsan ang magulang, sabi, ano ba kayo? Hindi yun ako nire-respeto. Nag-aaway pa rin kayo sa harapan ko. O, totoo naman yun. Talagang ano yun, parang napaka-disrespectful, di ba? Yung nagsisigawan, mas malakas pa ang boses ng anak kaysa sa magulang. Talagang napaka-disrespectful nun. At least yung ibang mga, ano, mga anak na talagang nahihiya, nag-aaway man yan, hindi pinapakita sa mga magulang. Kasi mga magulang din daw, pag nag-aaway, di rin pinapakita sa anak.
Pero hindi po, totoo po yun na kahit sa church, may mga conflicts. Kasi di ba pinag-aralan nga natin yung iba-ibang uri ng ano people group. Merong God seekers, merong member, may believers, iba-iba po ang antas niyan. Ngayon, hindi ho natin yan pare-parehong maunawaan ang iba-ibang maturity. Magkakaiba po yan. So para maalis yung tension, o at least mabawasan yung tension, ano kailangan gawin? Kaya ang Panginoon ang nilagay pastol. Merong nangangasiwa, merong leader na mag-aayos ng gulo. Di ba? Minsan kasi nagkakatampuhan. Ganon din yung mga tupa talaga noon eh. Ganon din ang literal na tupa ng Panginoon na church. Minsan may mga nagkaka-issuehan. So ano kailangan gawin? Pag pumaloob tayo sa pag-ibig ng Panginoon, kahit na may mga tension and conflicts, maaayos. Hindi ibig sabihin wala nang problema sa church. Maraming problema sa church. But let's allow the Spirit of God to hover the church. Kapag kasi ang Espiritu ng Diyos ang nangibabaw sa church, may forgiveness, may unity. Pag walang sinusunod na Panginoon, kanya-kanyang awa yan. Ang church magulo. Andyan po ba kayo? So, pagka walang tension, ang sarap mamahinga. Yung para bang kahit na may problema, pero alam mo, tanggap ako ng aking kapatid kasi alam ko mahina ako. May alam niya rin yung kahinaan, alam ko rin yung kahinaan niya. Nagtatanggapan kami sa isa't isa. Para bang hindi ka magtatago, hindi ka magpe-pretend. So yung tension, yung conflict, nandyan, pero nababawasan. Kasi alam nyo na hindi kayo mga perfect, pero nire-recognize ninyo sa pag-ibig ng Diyos, merong understanding. Sa pag-ibig ng Diyos, merong pagpapatawaran. Ano nangyari? Hindi freedom of tensions and conflicts, kundi we recognize the presence of the shepherd to guide us. Kaya may kaayusan sa church. Amen po ba? Imagine ninyo kung ang church ay magulo. So palagay niyo po, magsasama-sama po tayo lagi? Gusto niyo ba na ang church ay magulo? Hindi. Kaya nga inilagay ng Diyos ang order. Naglagay siya ng kanyang banal na spirito, spirito ng kaayusan. Naglagay siya ng pastor para may order sa church. Naglagay siya ng mga leaders para may kaayusan. So we recognize that. Pero kung hindi natin susundin ang Panginoon, hindi natin susundin ang mga leaders, tandaan niyo, ang church na yon puro conflict. Ang hirap matulog. Ang hirap maglingkod kapag ka puro conflict. Pero when we recognize the presence of the shepherd, tensions ist, nababawasan kung hindi man nawawala. And lastly, ang sheep din po ay natututong mamahinga kapag ka nakasumpong po siya ng yung kanyang pangangailangan, alam niya na matatagpo. Yung free from hunger. Hindi ibig sabihin na ang tupa ay hindi na kailangan ng kumain. Kundi yung tupa, nakita niya yung satisfaction na kayang i-provide ng pastol. Kaya nga sabi ni David, he makes me lie down in green pastures. Hindi siya pinapakain ng tupa ng tuyong damo. Pinipili talaga ng mabuting pastol kung ano ipapakain para tumaba yung kanyang tupa. So ano ibig sabihin nito? Tayo bilang tupa ng Panginoon, ang result nito sa atin, when we depend our life sa Panginoon, when we deepen our lives to the shepherd, natututo tayo ng trust sa shepherd. Napakahalaga nitong trust sa Panginoon. Kapag nabuhay po tayo na mayroong pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng ating mga sitwasyon, hindi naman masasabi natin na meron tayo ng lahat. Pero alam natin, pag nangailangan tayo, God will provide for all our needs. Hindi kailangan sabihin ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat para sabihin mo na nandiyan na ang lahat na pangangailangan mo. Hindi. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, hindi niya binigay lahat para lagi pa rin tayo magdepende sa Kanya. Tinuruan niya tayong manalangin, di ba? Pray like this. Give us this day our daily bread. Hindi niya sinabi na give us the whole year our needs. Kasi pagka nandiyan na yung lahat ng pangangailangan natin the whole year, hindi na ulit tayo lalapit sa Panginoon kasi next year na ulit tayo may pangangailangan sa Diyos eh. Pero dahil tayo bilang mga shepherd na dependent sa Diyos, every time may pangangailangan ka, magkakape ka. Magpapantisal ka.
Kasi may pangangailangan ka sa Diyos at gusto ng Panginoon yung, tara, kape muna tayo. Mag-uusap muna tayo. Kasi pag nagkakape ka, kinakausap mo ang Panginoon, Lord. Kami po ngayon, talaga ako, nasa process ako ng prayer. Imagine niyo po, talagang sunod-sunod yung kagastusan, tapos dadating yung tuition ng anak ko, matatapos na yung klase. Pero yun lang din ang alam ko, Lord. Di ba? Kape tayo. Lord, bahala ka. Ganyan naman ang Panginoon eh, at magugulat ka. Dahil pinagtiwalaan mo siya, He will never withhold good things to those who trust in Him. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mabuti po ang magtiwala sa ating mabuting pastol. Kaya i-develop po natin yung ating relationship sa Kanya. Amen? Patuloy lang po tayo na maglingkod sa pangangasiwa ng Panginoon. The Lord is our good shepherd. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Sige po, minsan pa po, palakpakan po natin ating Panginoon at tayo po'y sama-sama magwakas sa panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hilingin ko po kayo na magsiyuko. Sa inyo pong pagkakayuko, once again, sinasabi ng Panginoon sa atin, He is our good shepherd at meron tayong relationship sa Kanya bilang mabuting tupa. And to have a relationship with the shepherd, isang bagay ang mahalaga. Kailangan meron tayong kaugnayan sa Kanya. At nag-start ang kaugnayan ito sa pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Kaya kung kayo po, sa inyo pong pagkakaupo ngayon, hindi nyo pa po yung ginagawa, alam nyo, kailangan nyo ang Panginoon, pero hindi nyo alam kung paano gawin, pwede kayong lumapit sa Panginoon, pwede nyo sabihin sa Panginoon, right now, Lord, gusto ko po na mabuti po ang magtiwala sa iyo, mabuti po ang maranasan ko ang buhay na ikaw ang nangunguna. Pero hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, if you want to do that, gusto mo na ang buhay mo ay pangunahan ng Panginoon at makita mo yung pagbabago na ginagawa ng mabuting pastol sa buhay mo. Sapagkat hiwalay sa pastol, wala tayong magagawa. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, inaamin ko po, ako po ay lost sheep, kailangan kita. I will not survive. Hindi ako magtatagumpay kapag malayo ako sa iyo, hiwalay ako sa iyo. Kaya sa oras pong ito, gusto ko po na magkaroon ng relasyon sa iyo. Pwede mong sabihin yan sa Panginoon sa oras na ito. Ikaw at ang Panginoon. At tandaan mo ang araw na ito. Yung pagpapasya mo na sabihin sa Panginoon ito. At pagkatapos mo magawa ito, the next step is depend your life solely and wholly to the great shepherd. Kung nakita mo na ang buhay na hiwalay sa Panginoon ay pagkawasak, pagkasira, kaya ng Panginoon na ayusin ang buhay kapag kayo pinagtiwala at idinepende natin ito sa Kanya. So, depend your life wholly to the Lord. Follow Him. Ang mabuting tupa, sumusunod sa Panginoon. Sundin mo na ang Panginoon sa buhay mo. Huwag na ang sarili mong gusto, huwag na ang dikta ng sanglibutan. Follow the good shepherd in your life. Kahit na minsan, parang gusto mong ipahayag ito, parang okay itong gawin. Pero kung hindi yan nag-aayag ng kabanalan ng Diyos, hindi tinig ng Diyos ang iyong naririnig. Kapag ka ang tinig ay laban sa kabanalan, hindi ang tinig ng Diyos. Sapagkat ang tinig ng Diyos ay kaayusan, ang tinig ng Diyos, kabanalan, ang tinig ng Diyos, pagsunod. Listen to His voice, follow Him, and deepen your relationship with the Good Shepherd. At habang lumalalim ka sa pagkakakilala sa Panginoon, ikaw mismo sasabihin mo sa iyong sarili, napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo nga po ako pinababayaan. Katulad ni David, sinabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi ako pinagkukulang. Habang lumalalim ka sa pagkakilala mo at pagsunod mo sa Panginoon, magpapakilala ang Panginoon. Gagawa ng dakilang gawa sa buhay mo. Papatunayan niya sa iyo, hindi ka nagkamali ng desisyon. Hindi ka nagkamali ng pagpili.
na unahin ang Panginoon at sundin ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi mismo ikaw ang makatiyak. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. At pawang kabutihan lamang ang nais niyang mangyari sa buhay mo. Yes, O God. Lord, salamat po na ikaw ang aming dakilang pastol. Salamat na itinulad mo kami sa tupa na talagang kailangan ng gabay, sa tupa na kailangan ng patnubay, sa tupa na hiwalay sa pastol, walang mangyayari sa kanyang buhay. Sama-sama po kami sa oras na ito, we recognize, hiwalay sa iyo aming Diyos Ama, hiwalay sa iyo Panginoong Jesus, hiwalay sa iyo O Diyos Espiritu, sa iyong patnubay, sa iyong salita, sa iyong aral, hiwalay sa iyo, O Diyos, ang aming buhay ay mapapahamak, mapapariwara. Kaya pangunahan mo po ang aming buhay, we submit our lives, we submit our will, dahil alam mo ang mas mabuti para sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming mabuting pastol. Dalhin mo kami sa mainam na pastulan. Dalhin mo kami sa tahimik na batisan na ang aming mararanasan, bagamat mayroong kakulangan, meron kaming Diyos ng kasapatan na tatagpo ng aming pangangailangan. Bagamat may mga suliranin kami ang aming karamdaman, di namin alam kung ano mangyayari sa aming mga buhay, pero alam namin meron kaming Diyos na magpapagaling sa amin kung kami may karamdaman. Meron kaming Diyos natatagpo ng aming mga kakulangan, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. The earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng mga bagay na ito ay sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, available sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, tumatawag sa iyo na iyong mga anak. Sa oras mong ito, Father God, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ano man ito, in the mighty name of Jesus, pinangako mo sa Efeso chapter 3 verse 20, sa iyo na makagagawa ng higit kaysa maaari naming isipin o hilingin. Ano man mga bagay na parang mahirap sa amin, ang lahat ng bagay ay posible sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Yung mga imposible at mahirap sa amin, sa iyo po namin ibinibigay. Dahil ikaw ang Diyos na makagagawa nito para sa amin. Ito man ay financial problem, in the name of Jesus, may Diyos kaming makagagawa para sa aming mga pangailangan. Kung ito man ay health issues, in the name of Jesus, meron kaming Diyos na nangako na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, in the name of Jesus. Kung ito man, Panginoon, ay restoration ng mga relationship, in the name of Jesus, yung mga sirang relasyon, kaya mong ayusin sapagkat ikaw ang Diyos na nagre-restore ng kaayusan sa aming pamumuhay, in the name of Jesus. Yes, O God, ikaw ang shepherd na kayang alisin yung mga tensions and conflicts na nararanasan namin sa aming kalagitnaan. At papalitan mo ng pagmamahalan, ng pag-uunawaan, ng pagpapatawaran, sapagkat ito ang naisin mo bilang mabuting pastol. Salamat o banal na Espiritu, paghariin mo po ang bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ibinibigay ang kaluwalhatian at kapataw at kakadakilaan. Salamat po, Diyos. We will serve you joyfully hanggang sa ikaw ay muling bumalik. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Anyayako po tayo magsitayo. Tayo po ay sama-sama na magbigay ng parangal sa Panginoon as we end our service. Amen.